Yo, Kensakit TV, welcome to my channel. At ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang tutorial about sa paggawa ng Facebook page banner. At ang gagawin nating design, ito na pinagawa sa akin ng client ko. At ituro ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, unang-una, syempre, gagamit tayo ng Photoshop. No? Dito sa Photoshop na to, gagawa tayo ng isang design na kung saan ang gagamitin natin ay mga image and font. No? And syempre, may mga icon tayo na ilalagay. So, simulan na natin. No? Unang-una, ang gamit kong Photoshop version is 2021. And unang gagawin natin, click File, then New. Then, lalagay natin dito 1700 and then 630 300 yung pinaka-resolution niya and then create, okay. So, ito yung kinalabasan ng kanyang canvas. Ito na yung sukat and then control R tayo for ruler. And then, dito sa canvas na to, gagawa tayo ng isang shape. Bakit bilog? Shape. And then, select natin yung rectangle. And then, so, dito na lang natin siya babaguhin. Ang sukat niya is 235. 235. And then, makagawa kayo ng gentong shape. Then, after nyo makagawa ng gentong shape, Control T. And, rotate po natin siya ng ayon sa kanyang. Then, okay. Yes. So, eto na yung kanyang kinalabasan. Yan ang video card ko, parang iba. So, ang gagawin po natin dyan, Control J lang tayo. Dito sinisimula ko pala kung paano siya mag-design, kung paano nyo ilalagay, i-arrange yung shape na gagawin natin para mamaya doon sa pag, pag-clipping mask natin. No? So, Control J, then ihiwalay natin. Then, Control J uli. Dito naman. So, kunin nyo yung gitna para malaman nyo. Malalaman mo naman yung gitna nito kapag itong cursor, bigla na lang tumigil yan. Yan o. Pakiramdaman. So, yan ang gitna niya. So, yan. Layo muna natin. So, urong natin to. Ayan. Ilan nakagitna siya. So, tingnan natin itong ating rectangle. Ba't parang hindi umaayon sa aking gusto. So, kung ano. Ayan. So, delete muna natin yung dalawa. Sinabago. So, gagawin natin, Control J, dalawa. Then, lagay natin yung isa rito. Tapos, meron pa tayong nakreheat na isa. Control C natin kung gusto nating i-undo ano. Ayan. So kailangan yung tolerance niya pare-pareho, hindi sabog-sabog. Ayan. So click natin 'to, Control J uli. Then akyat naman tayo dito.
meter malaki. Control J. So, titignan lang natin kung saan siya pumipit. Tama na yan. So, Control J tayo uli. Para dito. Pantay ba? Ito, hindi pantay. Then, duplicate natin ulit. Control J. Ito natin sa baba. Ayan. Then, Control J ulit. So, ito na ang kinalabasan niya. So, ito medyo mababago siya. Hindi ko siya gagayahin doon sa dati kong ginawa. Ito kasi yung gustong mangyari lang ng aking client. Kaya ang ginawa ko, dito naman sa akin tutorial is binago ko siya. No? So, ang gagawin lang natin dito is ito na siya. Click natin yung nasa ibabaw and then punta tayo dun sa number 1 rectangle, then click natin, hold shift, then click, then control E. So ayan, control E na. So gawa tayo rito ng gradient. Saan yung gradient? Colors. Sa gradient colors natin, se-select natin dito is radial. Then yung sukat ay yung scale natin is 253. And then magdadalawang ano tayo rito. Ayan. And then sa kabila naman is white. So tignan natin. So ganyan siya. Reflected angle. So, pangit, no? So, linear lang natin. Ay, radial lang natin. Then, 19. Tignan natin kung saan siya mas maganda. Reverse. So, yan. Ang kinalabasan niya. So, edit pa natin tong ano na to. So, depende sa panlasa nyo kung ano yung gusto nyo at panlasa. Ano? Kasi, depende yan kung ano yung gusto ng client sa inyo. So, dahil hindi siya mag-fit dito, ang gagawin natin dito is pwede natin siyang i-wrong. Or pwede tayong gumawa ng isa pang then baba natin siya, try natin ibaba. So, walang pinagbago. Anyari. Bakit? Tignan natin to. Natin. Hanapin natin yung pinaka yan, para sa akin siguro okay na to. Try nga natin sa linear. Yan.
Ayan, ito yung mangyayari. And then, let's embed tayo ng panibagong picture. Yun, may dinownload na akong picture dito. So, kung gusto nyo naman mag-ano, hanap kayo sa Google. Kung gusto nyo mag-download na model na gusto, hanap lang kayo. Sa akin kasi ang ginagamit ko, Passion model. So, ayan. Click natin yung image. And kung gusto natin isahan o maramihan, kung trip nyo yung isahan lang, so, save nyo lang yan. Tapos, click nyo rito. And then, dito, syempre, file, place embed. Then, hanapin natin yung model kanina. So, yan. So, eto siya. Ibabaw natin para makita natin. So, yan. Ano natin? Flip natin. So, yan. Tapos, ato natin konti. Tapos, ang mangyayari dyan, hold nyo yung Alt, then, hold nyo yung Alt, then, tutok nyo dun sa pagitan ng dalawa ng rectangle, nung shape na ginawa natin, at saka yung image. So, eto na siya. Eto na yung kinalabasan niya. So, ang gagawin natin, i-reflect natin, pagpalit natin yung white sa kabila kasi ang pangit tignan. So, balik tayo ulit dito sa sa gradient na ginawa natin. Hanapin lang natin yung magandang angle. Tapos, baba natin to. Then, after nyan, ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng blend option. Stroke. Tapos, ang piliin nyo yung bar shape. Tapos, piliin nyo dito yung white. And then, dito is malapit sa gray. No? And then, outside, huwag nyo na masyadong lakihan. Tapos, depende sa inyo kung anong gusto nyong ano. Gusto nyong angle. Kadalasan kasi 100 lang nilalagay ko rito sa scale. Then, after nito, pwede nyo naman baguhin yan. Depende sa gusto nyo. Kung yung trip nyo ay ganito, yan yan. Mali. Punta kayo rito, lagay nyo sa 75. Then, ito, lagay nyo sa 25. Ayan. Then, click kayo rito between 30 lang. So, tapos i-unhide nyo yan. Tapos, click naman kayo, gawin nyo 69 or 70. Tapos, 0 nyo rin. So, yun yung deflection niya. Pero kung papansinin nyo, no, mga ka-gadget, parang ang pangit yung tignan kasi masyadong malayo. Di ba? Pero kung gusto nyong malapit, yung dikit na dikit, nasa inyo yun. No, mga ka-gadget.
Pero sa akin, mas gusto ko yung gantong klase ng ano, layo-layo. Di ba? So dahil naandyan na siya, no? Naandyan na yung ating paingan natin si Lakihan pa. Depende sa inyo kung anong gusto nyong design, ha. Tapos, ilalagay nyo rito, syempre, dito, katulad nito, di ba, ayan, silene clothing, ang nilagay ko. So, pwede kayo maglagay any ng gusto nyong, ano, na, gusto nyong, tawag dito, gusto nyong font, no? So, kunwari ang ilalagay ko dito, hanap tayo ng font, no? The font. Minsan sa the font ako nagda-download ng ano, ng mga font. So, try natin tong Bangela. Natin yan. So, get natin yung huwag naman natin masyado i-center, no? So, click natin dito and then gawin natin 24, then gawin natin Bangela, diba? Bangela. So, lagay natin fashion. Ayan. Pangit nung aking video card. So, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo, no? Ngayon, dito may maliit ka ditong tignan natin yan, fashion. So, gagawa tayo ulit ng panibagong font. Dito. So, lagay naman natin dito is yung ano kaya magandang ano? Regular na. Hanap lang tayo, ano, mga ka-gadget. Lucy. Try natin to. Fashion House. Yan. So, pasensya na kayo ng mga gadget, no? Medyo ano yung aking video card kasi hindi pa dumadating yung in-order ko na ano na pang ano talaga, panlagay ng so, try natin dyan ilagay. Kasi hindi pwede sa ilalim, eh. Hit natin ng konti. Yan. So, dahil okay na siya, nalagyan na natin siya ng name ng inyong channel or ng FB page. Kung ang FB page mo ay tawag dito pang-clothing, yan, pwede yan, fashion house. Kung ibang ano naman, other day, gagawa tayo ng panibagong ano, panibagong tutorial, no? So, nandito na tayo, so punta tayo ng fashion house. So, i-blend natin siya. Stroke. So, lalagyan natin siya ng patientong stroke. Delete natin yan. Delete. Balik natin dito. So, yan. Kung makikita nyo, mga ka-gadget, meron na siyang sa gilid, ano? So, pwede natin siyang itulad yung isa niya sa red, no? Kasi red yung kanyang, ano? Yan. So, tapos yung dito niya sa kabila is gawin natin black. And then, try natin siyang
tingnan natin kung magandang tignan. So, hindi ko siya treat ang pangit. So, kung white lang. So, yan. White, and then baba natin yung kanyang mga 5. Siguro okay na yan. So, dahil nakagawa na tayo niyan, no, ng fashion house, then dito sa baba, contact number. Excuse me. Then dito sa baba, no, mga gadget, gagawa naman tayo ng ang ilalagay natin dyan is yung contact number nyo. And dito pala, maglalagay muna tayo ng design dito. So, punta muna tayo sa text. Select natin yung Arial. Ito madalas kong ginagamit. So, babaan natin ng konti. Masyadong malaki. 16. And then, lagay mo, free love. Ano na lang, men's and women wear. So, let's see. Yeah. Tama ba? Tama ba yung lagay ko? Tignan natin. Woman wear. Minsan kine-check ko kay Google. Kasi baka mamaya wear. So, mali nga ako. So, lalagyan natin dito. Wear. So, eh syempre, lilitan natin kasi ang pangit naman tignan kung ganyan kalaki. Medyo lalagay natin siya sa orong mo. Yan. So, ayan mga kagadget, no? May kita nyo. So, isa lang to sa mga tawag dito sa mga talent ko. Excuse me. And then, sa baba, maglalagay tayo dito ng panibagong So, tuloy natin, no? Inubo ako, masyado. Lamig siya ng aircon. So, ahanap tayo ng icon na phone icon. Ayan. And then, tingin tayo ng mas magandang yung wala siyang ganong, no? Ayan, dito tayo kukuha. So, ayan. Dito na lang. So, copy natin yung image. Then, paste natin dito. So, dito, kukuha tayo ng... Ang ginagawa ko rito, cut and play lang. So, punta ka dyan. And then, cut, then paste. Pwede rin control J. Pwede rin yung control J. Then, ganun uli. Sa email naman. Ayan. Cut. Cut. And paste. So, tapon na natin itong pinagkuhaan natin. Rename natin siya. Main. Para hindi kayo malito. Then yung taas, layer 2, contact. So, yan. So, meron na tayong
dalawang icon. Yan. So, ang gagawin natin dito sa icon na to is click muna natin yan. Then, select subject. Try natin na mag-read. Then, Control J. Ayan. So, ayan na siya. Diba? Sa mail, ganun din ang gagawin natin. Hinide ko yon para kasi pag nilabas nyo yan, andyan pa rin siya. So, hide nyo lang para hindi siya makita. So, select. Punta kayo dito kay mail. Select. Subject. Then yan. Then control J nyo lang. Then hide nyo uli. Yan. So yan na siya. Baba natin ng konti. So, kailangan pantay siya mga ka-gadget, no? So, dito, lakihan natin ng konti. Ayan. So, lakihan din natin ng konti. Ayan. And then, dito, maglalagay tayo ng, syempre, ng number. 0975. Ligta natin. Masyado malaki. Mga 10. Mga 8. Ang 6. Yan. 0975 185 8 387. So, hindi pa yan yung laki niya, ano? Ililitan pa natin yan. Yung sakto lang. So, yan. Then, duplicate natin siya. Tapos, lipat natin siya ron para pantay siya. Urong natin to kasi ayan. Para mas ano yung space. Ayan. Siyempre dito sa Gmail, siyempre lalagyan mo yan. Dapat nga rito mas maliit pa eh. Josilito Morales 517. Ang haba niya. So, kung liliitan mo pa yan, lalong liliit yan. So, kailangan, ang mag-a-adjust niyan, i-a-adjust pa natin yan ng mas maliit para mag-match sila. Para kumasya. Ang pangit kasi yung tignan kung ang icon nyo ay malaki, paliliitin din natin yung icon natin. Yan. Huwag na masyadong kalakihang icon kasi ang pangit ng tignan pag sobrang laki na icon nyo. Yan. Tama lang minimal. Minimal. Tama ba yung sinabi nyo? Minsan may mga word talaga ako na ako lang ang nakakaalam yan. Yan. So, ayan mga gadget, ano, yun, ganun lang kasimple gumawa ng Facebook page thumbnail, thumbnail na, ano pala, ano ang tawag dito? O ano, cover pala, Facebook page cover, so, ganyan lang.
Now, any design, pwede kayo mag-design ng kung anong design ng mga ka-gadget. Depende yan sa inyo. Kung anong design ang gusto nyo, kung anong font yung gagamitin nyo. Basta ang mahalaga, kung maganda sa paningin mo, yun ang gamitin nyo. Pero kung hindi maganda sa paningin nyo, at napapangitan kayo, eh, huwag nyong gamitin. So, angat pa natin to ng konti. Yan. So, yun mga ka-gadget, nagawa na natin itong ating video tutorial about sa kung paano gumawa ng Facebook page banner pala. At sana'y nagustuhan nyo, sana'y may natutunan kayo. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel and click notification bell para lagi kayong updated. So next video natin is gagawa pa rin ako ulit ng panibagong tutorial about Photoshop. So stay tuned na kayo, sana'y nakasubaybay kayo. And maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa aking mga video. And hanggang dito na lang, peace out.